Sir N. May biglaang video tayo ngayon dito. Sakto, nagpalit tayo ng wheel spacer. So, nagtanggal kami ni Ariel kanina ng lug nuts. So, napansin namin, itong lug nuts ni Joe, alloy type. So, chinek namin lahat nung lug nuts niya kanina, maluwag. So, hindi talaga namin sinasabi sa mga customer na bumili ng ganito, yung mga alloy type na lug nuts. Kasi, hindi mo pwedeng higpitan masyado yung lug nuts. Pwede kasing walo straight ka agad to. So, chinek namin kanina. Ayan, pakita namin sa inyo. Ayan, no. Kasi nagpapintura si Joe ng mags. Ngayon, pinasama niya na yung sa lug nuts. Eh, hindi naman sinabi sa kanya na alloy type pala yung ginamit sa kanyang lug nuts. So, nung pagkatanggal namin kanina nung gulong niya, kasi magpapalit kami ng wheel spacer, nagulat kami. Lahat nung lug nuts niya, maluwag. Yan, so, huwag kayong maglalagay ng lug nuts na alloy. Kasi, hindi siya heavy duty. So, ang ginawa namin, binalik na lang muna namin yung pinagpalitan niya. So, eto kasi steel. Ayan. Bakal. Bakal siya. Ayan, hindi katulad na ito. Ayan. Kwansya. Alloy type. Ayan, sobrang gaan. So, naglagay kasi kami ng wheel spacer. Ayan. So, ito yung wheel spacer natin, yung ginagamit natin. Ayan, Ngayon, nung tinesting namin, ayan, nalaman nga namin na alloy yung nakakabit sa kanya. Sabi ko sa kanya, lagi siyang bumabiyahe ng malayo, umuwi siya ng Rizal. Ibalik muna namin yung luma, yung steel, ayan, race. Tapos, pagbalik namin sa susunod, dala na lang namin siya ng steel din na lug nuts. Kasi, sobrang delikado na ito. Pag nagsiluwagan lahat to sa biyahe, pwede kayong matanggalan ng gulong or matanggal yung gulong nyo, mabali yung stud nyo. Ayan. Kaya nag-video agad ako ngayon eh. Ito nga pala yung hindi naman sa sinisiraan ko yung ganitong brand. Pero syempre, alam naman natin na mas matibay talaga ang steel kaysa sa alloy type. Ayan. So, ito yung steel. Steel type. Ayan, steel yan eh. Ayan. So, tatanggal na ni Ariel yung gulong din sa kabila. Ayan. Tatanggal niya na. So, papalitan namin ng lug nuts. Ayan. So, sa mga bibili ng lug nuts, lagi nyo tandaan, steel type ang kunin nyo. Then, lalagyan namin ng wheel spacer para pumantay dun sa harap. Kasi medyo lubog yung likod na ng BRB sa gulong. Ayan. So, pantay na siya ngayon. Ayan. Oops. Kunin natin to. 2, 3, 4, 5. Then, wheel spacer. Ayan. Ito rin, yung sa wheel spacer, may kasama na siyang lug nuts eh. Na steel, oh, ayan. Steel din siya, para matibay. Ayan. So, naka-repaint na rin si Joe ng drum. Ito, yung sa drum brake. Ayan. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano kinakabit yung wheel spacer. So, sa mga makakapanood nito, kung meron kayong lug nuts na alloy, magpalit na kayo ng steel type para mas safety. Saka, syempre, para hindi lumuwag, saka yung higpit niya, sakto. Kasi pag alloy type, hindi mo pwedeng isagad ng higpit. Baka malost thread. Hindi katulad sa steel, matigas. Matigas yung thread niya, hindi basta-basta malost thread. Ayan. So, pag naghihigpit kayo, huwag nyo masyadong higpitan, criss-cross, ayan, tulad yan. Hindi agad yung sunod-sunod na paikot para pumantay, lumapat.
So ito, kwento, 5 volts, PCD114, then 25mm, yung nilagay namin dito. O yan. Tapos saka nyo, pag nakalapat na lahat, higpitan nyo ng paikot. Yan. Yan, tulad yan, crisscross tawag yan eh. Higpit muna ng saliwa, then pag mahigpit na lahat, yung i-double check nyo na, paikot na yan. Yan. So, crisscross yan. Ibig sabihin, kabilaan yung higpit. Pataas, pababa, o pababa, pataas. Yan, tapos, pag mahigpit na lahat, pwede mo nang sunod-sunod. Yan, tulad yan, ginagawa ni Ariel. Dino-double check niya na. So, sunod-sunod na yan. Kasi nakalapat na yan eh. Kinukuha mo na lang yung tamang higpit. Oops, yeah. So, pag kinabit din yung gulong mamaya, eto, ganun din, procedure. Criss-cross muna, then, paikot na higpit. Yan, goods na. So, salpak na ni Ariel yung gulong. Pagod na pagod. Oh, teka lang. Okay. Yun o. So, palit ng lug nuts. Dito muna tayo sa pangit na lug nuts. Pero safety naman. Lima na yan. Sao to. May bigla ang video pa tayo ngayon ha. Ako rin eh, ang gamit ko ay steel. Ayan o. Pero yung one naman, yung Allen type. So steel type na Allen, yun yung mags natin. Yan, race. So naka steel type din ako para pang heavy duty. Naka wheel spacer din yung sa akin. Pakita ko sa inyo. Yan, may spacer. May spacer din. So, steel type din na lug nuts para pang heavy duty. Yan. Then, pag bumili kayo ng lug nuts, laging may kasamang adapter yan. Yan. Para pag magpapalit kayo ng gulong o magtatanggal kayo ng lug nuts, sakto sa kanya yung sukat. Kasi, mas maliit yung sukat nung pinaka adapter niya. Pakita nga natin Ariel. Ayan o. Teka lang. Ito. Ayan. May dalawang size yan. Ayan. Isang maliit, isang malaki. Para dun sa size nung eto. Nung wrench. Para dun sa pagtanggal ng gulong. Ayan. So, adapter. May kasama yan. Kaya pag bumili kayo at walang adapter, hanapin nyo dun sa nagtitinda. Kasi kailangan lagi may kasama. So, ayan. Criss-cross uli. Yun o, no? Ipa sa salpak pa si Ariel. So, ayan, okay na. Naka wheel spacer na. Then, naka lug nuts ng pangit. Katawa si Joe. Naganda pa naman eh, sayang eh. Yan nga lang aloy kasi. So, palitan na ni Ariel ayun. So, ingat tayo lagi. Ayan, tandaan nyo ha. Huwag kayong gagamit ng lug nuts na aloy type. So, dun tayo sa steel type. Kahit na madaling masira yung pinakapintura niya, kung lagi tayo nagbabaklas. Kasi, eto, hindi nasisira yung lug nuts. Ang nasisira dito yung pintura. Yan, tulad yan. Pero, at least, safe naman kayo. Di ba? Hindi katulad dito, hindi basta-basta nasisira yung labas niya. Kaya lang, pwedeng malost ride agad, saka lumuwag. Hindi katulad sa ganito. Habang naiinitan kasi to, mas humihigpit pa yan, steel.
Magtatanggal sa sarili. Yan. So, ingat tayo lagi. Maraming salamat. Ride safe. Thank you.